Isa din ba kayo sa laging natatakam tuwing dumadaan ito sa newsfeed nyo? Iba't ibang design, may iba't ibang flavors. Ito nga yung nagtitrending na mini donuts. Gusto mo din bang kumita? Tara na't gumawa na tayo. Sa bowl, naglagay lang ako ng gatas. At maglalagay rin tayo ng itlog. Siguraduhin na fresh ang itlog at nasa room temp lang. Isunod na din natin ang 5 tablespoon ng oil. Palm oil, canola oil, or vegetable oil pwede. Maglagay na din ng 1 teaspoon ng vanilla. At asukar na pampatamis. Huwag kalimutan yung asin, pampabalance. At haluing mabuti. Hanggang sa matunaw yung asukal at saka yung asin bago natin ilagay yung mga dry ingredients. At kapag okay, naisunod na din yung all-purpose flour. Umamit ako ng 1 cup. At syempre, huwag kalimutan na i-sift. Kailangan din natin ng baking powder. Huwag din kalimutang i-sift. Tapos 1 tablespoon pala yung nilagay ko. Hindi maiiwasan na may mga buo-buong matitigas sa baking powder at pag nakain mo, pangit yung lasa. Hahaluin lang natin itong mabuti. Dahan-dahan lang para hindi ito makakreate ng maraming bubbles. Kung nalalaputan kayo, pwede kayong mag-add ng tubig. Depende kasi yan kasi hindi tayo pare-pareho ng brand na ginagamit ng all-purpose flour. Tandaan po natin na ang all-purpose flour ay minsan matakaw sa tubig, minsan naman hindi. Kaya sa pag-a-add ng tubig, depende pa din. Hinahalo ko lang itong mabuti at tandaan pa din na hindi ito pwedeng ma-overmix. Hayaan muna natin yan sa gilid para ma-rest. At eto nga yung donut maker natin. Kailangan natin yan i-preheat bago natin lutuan ng donut. After 5 minutes, sinalin ko na yung mixture natin dito sa bottle. After ko ngang ma-preheat yung donut maker natin, nilagyan ko na ito ng oil. Konting oil lang naman, tapos brush yung ginamit ko. Tapos lagyan natin yung baba, pati na yung ibabaw. Kahit na non-stick ito, nilagyan ko pa din para naman makasigurado tayo. Pasensya na sa ingay sa background. Ang lakas kasi ng ulan dito sa amin ngayon. Kung wala kayong oil, pwede naman butter. Ayan nga, nilalagyan ko na sila ng mixture natin. Punuin lang natin ito. Kailangan nating punuin or hanggang sa level lang niya para maganda yung pag-aalsa or form ng donut. Ang ganda nga ng consistency ng nagawa nating butter. Madali lang natin siyang nailagay dito sa lalagyan. Ayan nga't natapos na din tayo. Isasara lang natin itong nasa ibabaw. Tapos lulutuin lang natin ito ng 2 to 3 minutes. Depende pa din yan sa lutuan nyo. Meron kasing donut maker na hanggang 3 minutes. And yung iba naman is mga 1 to 2 minutes is luto na. At eto na nga yung first batch natin. And lulutuin natin ito ng mga 1 minute mahigit. Ayan na, after almost 2 minutes, luto na ang ating mini donuts. Ayan, at kung napapansin nyo, ganyan yung itsura ng ating first batch kasi naglagay tayo ng oil, kaya medyo may mga butas-butas. Tapos itong second batch, hindi na tayo naglagay ng oil. Titignan natin yung pagkakaiba ng mini donuts natin sa nilagyan natin ng oil and sa hindi natin nilagyan. So, same procedure lang din. So, lulutuin lang natin ito ng mga 3 minutes. And after 3 minutes, babalik ta din natin and lulutuin natin ng mga 1 minute mahigit. So, ayan nga pala yung first batch natin. Ang lambot ng mini donut natin. At kinain ko na nga yung isa. Mas gusto ko talaga yung homemade kaysa bumili tayo nung nakabox na. Mas gusto ko talaga yung lasa ng homemade. At eto na nga yung second batch. Mas maganda yung appearance ng second batch natin. Medyo brown na siya, diba? Mas maganda yung kulay niya at mas shiny siya. Nag-add ako ng konting mixture. Tapos pinatong ko yung lutong donut. And titignan pa din natin kung ano yung pinagkaiba sa nilagyan natin or sa hindi natin nilagyan. Parang naliliitan kasi ako sa una nating niluto. And this time, lulutuin ko yung kabila ng mga 2 minutes. So, mabilis lang din to kasi maliit lang naman yung nilagay natin. So, ayan na nga yung mga donuts na niluto natin. So, pansinin yung pagkakaiba ng first batch tapos yung second batch. Mas gusto ko talaga yung kulay ng second batch natin. Although hindi siya masyadong pansin kasi nasa video pero mas maganda siya kung sa actual. And yung second batch natin is mas malambot siya and mas malaki siya ng konti kumpara sa first batch natin. At ayan nga lang for today's video. Sobrang sarap ng donut natin kahit walang sauce, masarap.